guys! Welcome back! Ang vlog po natin today ay para sa mga gustong gumamit ng Brilliant Rejuvenating Set. Kaya lang nalilito sila. Bakit? Dahil dalawang klase na po ang Rejuvenating Set ni Brilliant. Ngayong araw na to, lima na po ang nagtatanong dito sa akin sa butika kung ano ba talaga yung pinagkaiba, ano ba yung dapat nilang gamitin. Yan ang pag-uusapan natin sa vlog natin ngayon, yung pagkakaparehas at pagkakaiba nila at anong skin concerns ba yung tinatarget ng bawat isa sa kanila. Bago tayo magsimula, update muna doon sa HIFU treatment ko. Yung dito ko guys, ito medyo namamaga-maga pa siya. Kapag hinahawakan siyang ganyan, may nararamdaman ako na konting sakit. Dito rin naman sa part na to, namumula pa siya. Yung sa leeg, nawala na yung pula niya. Dito na lang talaga yung naiwan. Tapos ito, namamaga-maga. Ayun, punta na tayo dito. Ayan, dalawang klase na po ang Rejuvenating Set ni Brilliant. Unahin natin ito. Ito po yung tinatawag nila na Classic Set. Makikita mo, ito yan o. Advanced Rejuvenating Facial Set. Ito si Maningning. Ito po yung Classic. Panigurado ako na marami na nakagamit sa inyo nito. Maski ako, nagamit ko na to. Ito yung milder version. At ito naman po yung bagong version. Ayan, si Andrea Brillantes, yung nasa hunahan. Brilliant Rejuve Set. Makikita nyo po dito, sa part na to, merong hydroquinone at tretinoid. Ito po yung bagong set nila. Mas matapang po ito, kaya tinatawag siyang Strong Set. Brilliant Rejuve Strong Set. Drug grade din po ito. Sa packaging pa lang, makikita mo na yung difference nila. Ito po si Maningning, ito naman si Andrea. Ito po yung mild si Maningning at yung strong naman po, mas matapang si Andrea. Bago tayo pumunta sa pagkakapareha at pagkakaiba nila, explain ko po muna sa inyo itong bago nila. Ayan, sigurado ako yung iba sa inyo parang nag-iisip, ano nga ba yung nandyan? Hydroquinone, tretinoin, para saan ba yun? Ang hydroquinone or HQ ay isa pong bleaching agent. Sobrang maganda at nakakatulong to kung ikaw ay merong melasma, freckles, sunspots, age spots, dark spots. Kung ikaw ay merong acne at acne marks, ayan, maganda to para sa'yo. Yung tretinoin naman ay isang klase ng retinoid. Nakagamit na ako ng retinol before, yung pamahid, nung ano, high school ako noon, nung mga panahon na sobrang dae ko pang pimples at nagpapaderma pa kami ng mama ko. Kaya familiar na ako sa tretinoin. Sobrang okay at nakakatulong to sa merong mga acne. Acne marks, kung nag-breakout ka ng matindi, bukod kasi sa papagalingin niya or ititreat niya yung acne mo, ipe-prevent din ito na mag-iwan siya ng malalaking marks. Sobrang okay din po ng tretinoin para ma-prevent, ma-reduce at ma-treat po kung ikaw ay meron ng mga wrinkles. Ang hydroquinone at tretinoin po ay mga gamot. Kaya nga po, diba, sabi nila, drug grade po ito. Ang lisensya po nito sa LTO ay under drug. Ito naman pong isa, si Maningning, ay under cosmetics. Dito na tayo ngayon sa pagkakapareha at pagkakaiba ng dalawang to. Tanggalin muna natin yung plastic niya para mapakita ko sa inyo ng mas maayos. Una, sa presyo tayo, parehas po sila na 300 pesos. Pangalawa, sa itsura naman. Ito po si Maningning, ito yung Classic, ito po yung Mild. Yung pinaka-box niya, tignan nyo, si Maningning yung model. Ito naman pong isa, yung Strong, si Andrea Brillantes po. Next naman ay yung laman. Ito yung Classic, si Maningning. Alam kong sobrang familiar na kayo dito. Ito yung kung ano yung itsura niya before. Merong sabon, toner, sunscreen, at saka night cream. Ilabas natin para mas makita nyo. Ito yung sabon ni Maningning. Ito po yung toner niya. Ito po yung dalawang creams. Next naman natin ay si Andrea. Ito yung Strong. Ito yung Drug Grade. Yung toner po nito, tsaka yung night cream ay naka-box. Ilabas din natin para makita nyo. Ito yung sabon niya. Sunscreen. Yung toner at night cream po niya ay nasa box. Ito yung mga sabon nila. Classic at Strong. Sunscreen. Classic, Strong. Toner. At night cream. Ang alam ko po sa dalawang sets na to, ang pinakaiba lang yan, yung toner tsaka yung night cream, kasi andun yung active ingredient. So yung sabon, pwede na parehas lang yan, magkaiba lang ng packaging, kasi chinecheck ko kanina yung laman, yung ingredients, parehas lang. Tapos sa sunscreen, parehas lang din, SPF 30, UVA, UVB. Ang pansin ko lang doon sa mga bago, ito, tong sunscreen tsaka ito, lagi pong may nakalagay na dermatologist recommended. Kanino siya bawal at kanino pwede?
sandali, dito po muna tayo sa Classic. Ang sinasabi po nila, ngayon daw yung bagong labas, ito nga na Classic. Milder version siya, kaya pwede na siya sa buntis, sa nagpapadede, sa teenagers. Ayan, pwede daw po siya. Ito naman pong si Andrea, o yung drug grade na set nila, ay bawal po sa buntis at nagpapadede. At syempre, kung meron kang allergy sa kahit na anong content nito. Ano ba talaga ang pipiliin mo sa dalawa na to? Ano ba yung mga skin concerns nila? Unahin ulit natin si Maningning. Kung meron kang pa isa-isang pimples, whiteheads, blackheads, kung makinis ka na pero gusto mo lang na mas pumuti pa at magkaroon ng glass skin or kumintab yung mukha mo or yung balat mo, ito yung gamitin mo. Kumbaga kung minor lang na problema yung meron ka, itong si Maningning or yung Classic po ang bagay sa'yo. Ito naman pong drug grade si Andrea. Kung meron kang acne, ibig sabihin po kung mas malala yung kondisyon ng pimples mo, kung meron kang melasma na gusto mong mag-lighten, kung marami kang age at sunspots, at kung marami kang wrinkles. Ayan. Kumbaga kung medyo mas mabigat yung skin problems mo, ito ang gamitin mo. Yung mas matapang, yung strong version po ng rejuvenating set si Andrea. Ano naman yung mga posible mong maranasan or yung mga dapat mong i-expect kapag ka nag-umpisa kang gumamit ng dalawa na to? Yung mga babanggitin ko parehas na mararanasan nyo or pwede nyong maranasan kapag ka gumamit kayo ng dalawa na to. Yun nga lang, dito mas mild, tapos dito mas, kumbaga, mas matindi. Pamumula, pangangate, pagdadry ng balat, at pagbabalat or yung peeling. Pwedeng maranasan nyo, pwede namang hindi. Depende kasi yun sa skin type nyo. Posible ba na maglabasan yung pimples mo or mag-purging ka? Opo, posible yun. Lalo na rejuvenating set to. Lalong-lalo na kapag ito po ang ginamit nyo. Itong may hydroquinone at retinoid, ayan, posible po talaga na mag-purging kayo. Kumbaga, alam mo yung ilabas niya lahat or kumbaga lumala. Lumala yung pimples nyo. Sabi nga nila, it will get worse before it gets better. Yun namang pagdami ng pimples or yung paglala, yung talagang naglalabasan sila, depende po yan ha, pwedeng maranasan mo, pwede naman na hindi. Tatagal lang naman yan ng 2 to 4 weeks, ayan. Tapos mapapansin mo unti-unti huhupa na sila hanggang sa tuluyan na silang mawala. Paano sila gamitin? Unahin na natin ulit si Maningning. Umaga, tatlong steps. Hilamos ka nitong Kojic soap, toner, tapos sunscreen. Sa gabi naman po, tatlong steps din. Hilamos ka, toner, tapos ito naman yung rejuvenating cream or yung night cream. Tatlong steps sa umaga, tatlong steps din naman po sa gabi. Iba naman po yung paggamit dito kay Andrea or yung drug grade nila. Sa umaga po, dalawang steps lang. Magsasabon ka lang tsaka sunscreen. 2 steps sa umaga, tandaan nyo po yun ha. Sa gabi naman po ay 3 steps. Magsasabon ka, magto-toner, tsaka po itong night cream, itong topical cream nila. Ulitin natin, sa umaga, 2 steps lang po, maghihilamos ka lang, tsaka magsa-sunscreen. Sa gabi naman, 3 steps, hilamos, toner, tsaka yung rejuve cream. Bakit? Kasi kapag gumagamit ka ng hydroquinone at retinoin, hindi po pwede yan na meron ka sa mukha, tapos maaarawan ka. Bawal na bawal po yun. So, sa gabi lang po siya dapat i-apply. Kapag gumagamit kayo ng 2 sets na to, lalong-lalo na ito guys, huwag kayong magtipid sa sunscreen. Paano kapag ka naubos, kahit na anong sunscreen ba pwede? Pwede po kahit na anong sunscreen, basta SPF 30 or pataas pa. Huwag po kayong bababa sa SPF 30. Ayan. Tsaka dapat po ay broad spectrum. Ibig sabihin po nun ay may protection ka sa UVA at UVB. Kung takot ka namang bumili ng mga Brilliant Rejuvenating Set at kung ano-ano pang mga Rejuve Set or Brilliant products, ayan, maglalagay po ako ng link sa baba sa description box. Shopee link po yan. Ayan. Makakasigurado ka na original po lahat ng tinda dyan. So, mawawala yung kaba-kaba mo. Tapos kung may mga tanong pa po kayo, i-comment nyo lang yan sa baba. Pag alam namin ang sagot dyan, sasagutin namin agad yan. Huwag naman po yung mga level na mga pang-dermatologist level. Hindi po namin kaya yan. That's all for today. Thank you for watching. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel namin, i-subscribe nyo na po kami, Team Castle Vlogs. I-like nyo na rin po ang Facebook page namin, Team Castle Vlogs din po. So ulitin, bye!